Mindanawan Broadcasting Channel. Special report. Special report. Yes, malipayon kayo. Mali, very happy ang Plaridel, ang first district, of course. The team of Peter, Paul, Philippines. O anong sister company nun, King? Yung Consolidated Coconut Corporation. Consolidated is, Coconut Corporation. A subsidiary of Peter, Paul, so, we welcome them here. Very, very good news for the first district of Misamis Occidental. So, ito yung team nila, mga guwapo. Hindi lang ganong kabataan, pero guwapo pa rin. So, they will be staying here, no? Matagalan, no? Daghan kay silag, daghan silag buhaton. So, ako, dili na ko masukod ang akong kalipay sa umabot na development for Plaridel and for the first district of Misamis Occidental. So, gaplano-plano na sila, kanun sa ang groundbreaking. Si architect na dire, nangita na ta kinsay mo trabaho sa ilang fencing dire, nangita na ta, mao siguro nang na-timing na naa si Engineer Edgar Villanueva. So, mao to ta, MBC o Osamis Chamber TV, so salamat sa inyong paghanay. Besides Peter Paul, sir, any information coming from your company in relation to your arrival today? Mm. What will be the next? Yung pag dating namin dito yesterday, so the plan is to expedite the start of the construction. So we have our contractor, Architect Sammy. So perhaps in a week or two, we can start the construction proper. So we are fast-tracking also the completion of the necessary documents, particularly the conversion of the land and the requirements of DNR, which is the ECC. So hopefully we can move past, because we are pressed for time, and this is actually our third plant, and after 10 or 12 months hopefully the plant is operational. Next week. Sabi ni Kong, sabi ko, kailan bang groundbreaking? Sabi niya, baka next week. Tinext ko nga yung yari, yung boss ko. Sabi ko kay King, basta huwag lang February 9. 10 to 13 onward, sabi ko. So hopefully next week meron na tayong konting wag lang 13. Wag lang 13 din. Bakit? Pa yun. So, hindi naman totoo 'yun. Hindi naman totoo muna 'yung Peter Paul Philippines itong like para 'yung mga hindi pa nakakaalam. Oo. Produkto. Oh yeah. Ang planta na to dito sa Plaridel, ang sabi ko nga ikatatlo or third plant namin, and so far yung makikita nyo naman sa aming website na ang Peter Paul ay supplier ng quality coconut products sa buong mundo. So first and foremost, yung desiccated coconut we are supplying dun sa mga institutional buyer, kamukha ng Hershey Chocolate, yung Nutiba. So yan yung mga buyers natin na consider na big sa international market sa US and North America. So we're number one in terms of supply ng coconut,
sa international market, particularly itong virgin coconut oil, no? Sa meron din kaming RBD o yung refined oil, organic. So we are certified organic. We are certified fair trade. So the coconut farmers in Quezon and Bicol are benefiting from the fair trade program of the company. So hopefully we can duplicate or triplicate those program here in Plaridel. So mabibiyayaan yung ating mga coconut farmers, and aside from that, with our entry in the coconut business in your place, in our place na pala, eh magkakaroon ng competition ang mga coconut farmers kung saan ibebenta yung coconut products, yung raw. Kung hindi kami magbigay ng mataas na presyo or competitive price, they can go to Copra. Yeah. So, kung magkaganon, hindi naman kami magkakaroon ng supply. So, we should be operating 24/7 a day. Ganun yun. And ang karanasan namin doon sa mga planta namin, we are operating halos si ano eh, dire-diretso for 3 weeks. 1 week lang yung, after 3 weeks, yung the third week, end ng third week, doon pala kami magkakaroon ng maintenance and cleaning. Mm-hmm. Sir, ilang coconut, ang volume ng coconut daily ninyo? Ilang? Dito? So far, well, ako po yung nag-handle nung purchasing ng coconut, ano? Mm-hmm. So far, ngayon, ang binibili kong nyog for Sorsogon in Candelaria, kailangan ko ng tigkalahating million. So, 1 million coconut a day. Yung dalawa, no? So, 1,000 tons yun. Yeah. So, pero, siyempre, because of the typhoon, hindi kami nakakabolyong. Pero, we're getting as far as Southern Leyte, ah. Masin, yun. Nabili kami doon right now. And Mindoro Island, Masbate, yun. Kumukuha kami doon for Luzon supply. But dito, initially, siguro 230 to 250 tons a day. But after a while, siguro magiging ganun na rin yung capacity nito or bigger. Sabi ko nga, yung long-term plan dito to go big. Kasi nga, yung supply situation dito mas favorable sa amin. Kasi dito walang bagyo. And with enough coconut tree populations dito sa Region 10. And of course, part of yung 9, Region 9. Sa sinabi mo kanina, yung mga produkto nyo, karamihan sa is safe to say na ang produkto dito darating sa ibang bansa? Hindi naman mabibili yung produkto natin dito sa Pilipinas ng ganun-ganun lang. Kasi tayo, pag kailangan natin langis, pwedeng kumuha tayo, magkayod ng nyug, pigay natin, langis na yun no? And gusto mo ng coconut juice, gumanong ka lang, yung buko, may ino mo na no? So, tayo bihasa sa nyug. So, sabihin, yung produkto ng processor na ganito talaga is baka 96 to 99% export. So, and yung Plaridel, sa amin sa printer, ay... Aba, o naman, siyempre. Virgin coconut oil produced in Plaridel. Philippines. At yun naman, yun, ibig sabihin, talagang, yun naman yung purpose natin, export. Hindi naman... hindi ito mabibili lahat local. Yung ganong capacity. So, mainly for export generation naman. Generation of jobs, sir? Magkano kaya? Ilang person o tao? Right now, siguro meron kaming 4,000 to 5,000 employees or personnel dun sa combined Sorsogon and Candelaria plant. Okay. No, for me, Sam, it's accidental. Ilan kaya? Kalahati. Baka kalahati noon pagka full blast na kami.
But initially, siguro mga 800, 750, ganon, initial, no? But as we go along, sabi nga ni architect, eh habang nag-operate, nag-construct pa siya. So, dire-diretso yan. Hindi naman na pwedeng dalawa ka agad or ang sinasabi kong dalawa, yung linya, no? So, hindi ka agad. Kung tapos na to, so we'll operate. Whatever is ready na i-operate namin, so we'll start. So, kung water cells, preparably from Barilin? Eh, baka Barilin kami namang kapitan dito pagka nagtrabaho dito, ano, siyempre taga rito, yeah. Ilalagay naman ganun, eh. Depende rin sa skills sila, kung anong requirement. Oh, but tayo namang mga skills, unang-una, napapag-aralan yan, but siyempre yung attitude at quality, yung character ng tao, laging titingnan din natin yun. Sino ba yung tatagal? O, lagi namang, of course, with our HR, lagi namang na-evaluate yan. At meron kaming mga standard naman dyan. And, qualifications, eh. Kasi nung nabalita na may meeting dito nung nakaraang December, marami nagtatanong kung ano bang qualifications dahil gusto nilang magtrabaho. Siyempre, merong mga yung, or kung may worker, so hindi naman masyadong kwan. Pero pagdating dun sa halimbawa, administration, yes, accounting, HR, mga laboratory technician, chemist, bacteriologist, kailangan natin yan, eh. Kasi ito, nagdadaan ito sa mahigpit na quality control. Kasi ito, US market, mainly US market, so yung quality mo dapat free from any contamination. So doon medyo rigid yung test na ginagawa ng aming laboratory. So yun, kinakailangan doon mga talagang licensed chemist, licensed bacteriologist. Ngayon, mahirap kumuha niyan kasi ngayon nga puro abroad na rin sila, lalo pa yung mga bacteriologist. So tayo yun yung mga qualification na kailangan ng company. Pero mas marami siguro, at least high school graduate siguro. Yan, ay okay yung high school graduate kasi mayroong mag-operate dyan. Okay lang yun, may manual workers tayo. Mas marami yun, yung bulk, gano'n. Blue collar jobs. Saka yung hindi lalaki lang, pareho. Babae. Ang number, ha? Babae sa kalalaki. Kasing dami rin ng lalaki. Ah, okay. So, gender sensitive ba ang Peter Paul? Ah, hindi. So, kami naman, yeah, sinabi ko nga, ang Peter Paul ay maraming certification. So, among those certification na pinagdadaanan namin, yung ISO, basic sa amin yan. Yes. Kamukha ng mga BRC, meron kaming SMETA. Yan yung mga mahigpit na mga sa mga audit na pinagdadaanan ng Peter Paul. So, meron yung SMETA, may social accountability audit. So, pati kung pinapractice mo ba what this is stated sa labor law, yung mga benefits, yung mga other provision ng batas, minsan nga i-apply sa iyo yung ILO standard. Kasi sila mga international auditor, eh. So, minsan ipapinding sa'yo, hindi naman applicable dito. ILO standard pala yun. So, kami ay nagdadaan sa ganon. At ang auditor namin, halos monthly merong dumadating sa'yo. Lalo na yung fair trade. Yung fair trade ay ang mechanics noon, kung ikaw ay nagdadala sa amin ng nyog, kinakluster namin, coconut farmers, yan ay merong ibinabalik sila part of the purchases, merong certain amount na ibabalik, but to be spent wholly by coconut farmers. Yan, direkta sa kanila yun, wala kami pakialam. We're just parang guiding them, pero ang principle ng fair trade, sila yung nakakaalam how to spend the money na nakakuha nila. Kami so, siguro mga 130, 240 million na ang binalik namin sa kanila. Sa farmers? Sa farmers. So aside sa
sales sa kanilang coconut, they will be receiving... Meron yan. They will be expecting pagkabenta ng mga produkto, may babalik. May babalik sa kanila. Yun yung fair trade, ha? Kung tayo ay mag-apply doon, ma-certified, at makapasa doon sa kanilang parang audit. Parang may share sa kuhan, ha? Bahala sila. Kung naman gusto nila, yung iba sa Quezon, nagpatayo ng building. Or sa coconut garden. Para education sa mga bata. Meron ding scholarship ng mga bata. So, ibig sabihin, ang question kanina ng mga workers is only the tip of the iceberg, kasi who are more benefited? Yung mga farmers. Yes. Di ba? Labi na, competitive na. Na ay manufacturing plant sa Jimenez. So buyer po tos coconut, na ay manufacturing plant sa Tanggob. So kini labi na mga new players, kinanan patasan nila ang ilang buying cost amount. Para so kinsa may benefit din ang mga farmers, so pila ka libo na. Kasi doon sa lubi ba tawag dito, lubi? No? Kasi hindi ka na magtatapas, hindi ka na magkokopra. So, na-minimize mo yung labor cost at the same or more than the amount of sales proceeds ng coconut products mo. So, after the groundbreaking, anong activity na kinakailangan? Sabay-sabay na ba? Documentary preparations as well as the yes. construction. That's why my commitment as congressman and the local government unit of Plaridel will be helping, giving them our all-out support, especially sa mga documents that they needed. So I've been calling the regional offices also na dapat tulungan to, because we need them. Lalo na after, in this type of crisis, di ba? In our recovery program, we need employment, we need investment. And I think sa whole region, as of today, only Plaridel nga naay investor. So, as construction station daan, ang first plan nila is fencing sa the whole area. Kaya bukas pa lang, may hire na eh. May hiring na bukas. Contractor. Magsabot sila, magsabot din. May construction company siya. Subcontract. No, so kasi yung trabaho dito, hindi na ako magdadala ng tao. Local hire. Dito lahat. Local hire na. Subcontract na bawat. Maraming building to eh. Subcontract na. So, kinakailangan natin ng maraming mga construction workers? Marami. Madami yan. Tapos, maganda na yung mga nandito na ako. After the construction, siyempre, sino ba yung interesado na to stay longer dito sa amin, doon na sa operation proper? Kinukonsider namin yun. So, in hiring employees, do you also coordinate with the LGUs? There's no need for that. No. Kasi sasabihin niya sa akin, King, bakit mo hinari yung taga doon? Hindi naman yun. Or, bakit mo hinari yung taga kabilang partido? Kaya may priority yung barangay. Yung barangay. So, ito, Congressman, speaking of kabilang partido, kini, this is an open question. Wala yung partido ayun. Yun naman talaga yung Quans. Kasi even naman siguro, ang objective ng company naman, even wala na kami, wala nang tayo dito, tuloy-tuloy pa rin to. Congressman, mo na gini ang imuhang yunahuna niya tumayo. So, I've been waiting for this, no? Yeah. Si King, after 4 years, ngayon lang kami nakita uli after 4 years, pero bumata siya. Mas gwapo siya ngayon kaysa dati. So, matagal na natin so, napili na pay. 4 years in a waiting, 4 years hoping, and at last, so, but, at the right time, ha? Continuous yung
communication kasi. Natawag ako sa kanya. Yes, yes. Sabi ko nga sa kanya one time, Mayor, kumusta na po ang lupa? Hoy, congressman ako. Hindi na mayor. So, sir, ang capacity ng lubing or coconut according to your feasibility study, enough ba nito sa provincia? Supply sa demand? Simple lang ano yan, simpleng mathematics lang yan. Kita mo yung Jimenez oil mill. Ang tagal na niyan dito, kita mo, expand pa na expand yan. Meaning, may potential yung supply dito. So, in fact, pag nagkukulang yung Axilum sa Medina Occidental, so nakuha pa siya sa Usamis, si Oroqueta, dinadala doon. And yung Oroqueta, dati may red bee plant dyan. Yes. So, ibig sabihin, may supply, enough ang sufficient supply nung area. Kaya, nagpupunta sila dito. Tsaka, pag meron na kasing demand, ang farmers kasi ngayon, very relaxed, no? Wala silang, sobrang organic yung mga niyog. Because they just let the nature kung anong fertilizer, walang na. Pero pag meron ng demand, so this will be a market-based na, demand-based na tayo. So pag meron ng demand, of course, ang mga farmers, mapipilitan silang to do whatever they can na mo-increase ang production. So through fertilization or through yung mga senile na mga niyog, papalitan ng bago, may bagong naanap tayo mga bagong technology karon sa tree planting na to. So bisag the same area pero mag-increase na ang imong production. So there's no doubt na makuha na to ang demand na kailangan nila. If not, we can always Plaridel kasi is within the heart of Mindanao or Visayas in Mindanao. So nasa gitna magud ta. So sa atong northern part naman tay Sikihor, pwede ta mo kuha dito in case we need it. Sa Bohol pwede pa. So ari ta pud kadiri Sambuanga, Sambuanga del Norte, Sambuanga del Sur, Sambuanga Sibugay, diri pud ka Spikas na ang Lanao del Norte, Lanao del Sur. Although natay mga competition, so ila na nang strategy. Unsa ilang strategy nga makuha nila ang supply. So ang variety ng coconut na favorable ninyo galing sa traditional na or hybrid? Of course, yung laging ang preferred namin dyan ay yung tall variety because of the size, no? And the yield, of course. But yung hybrid, meron akong experience na pagbili ng hybrid coconut, Dabao, and I don't know yung Sambuanga, but Dabao. Pero as years pass by, yung kasing hybrid, lumalaki rin yung bunga niyan eh. So ang hindi nga lang namin pagbili niyan kasi pag sinyel mo yung coconut, pag masyadong maliit, hindi mo mahuwakan, mahihiwa yung mga kamay ng sheller. But kung matagal na yung hybrid coconut, nag-improve na yung kanyang size. So pagka mga 0.8, meaning 0.8 kilos per piece, medyo maganda na yun. Pwede nang hawakan yun ng sheller and hindi na yung dangerous para ishell. But yung bago, nung panahon na yon na bago pa lang yan, 0.6 ang isa, tapos haba pa, ganun yung itsura noon. So hindi mahawakan talaga ng tao yan. But so, kung round, yun lang. But in terms of yield, mas maganda yung yield niyan eh. Yung preferred yung organic. Oh, yeah. Kasi premium price ang organic. But sabi nga nung aming organic certifier, yung coconut plants dito sa Pilipinas, for that matter, lahat organic.
organic by neglect. Kasi pinabayaan lang nila yan eh. But still, kailangan natin ng certification, kailangan pa rin mag-undergo ng normal process in order to have a certified organic. Meaning, meron yang mga foreign organic auditors. In fact, ang aming organic certifier ay from Germany. EcoCert. Makikita niyo yung mga ibang pabrika dito. Ganun din. EcoCert. Makikita, sir, kung ang isang coconut ay gumagamit ng fertilizer na hindi organic. Hindi, siyempre. Hindi. Hindi, pupuntaan ka sa farm. So, yung practices. More on, ang i-audit nila yung practices mo. So, nagsusunog ka nung bunot, nung has, so magbabawal nila yan. Parang may validator. Ibabalidate. Ito, ginawa mong basurahan. Bawal yun. Magsisiga ka doon. Bawal yun. Mga ganon. So, yun nga eh. Organic. Per se, organic na talaga yan eh. But, dapat i-maintain mo lang yung organic practices. Yun lang so, yan. So, pag may intercropping ka, may crops ka sa ilalim, wala nang chemical fertilizer. So. Yun, pwede rin yun. I-register. Yung yun yan. Per farmer yun. Per area, gano'n na. Dapat tumatama. Sir, sa structure, anong building makikita doon? Kasi sabi, this is the modern structure sa floor plan. Sa Peter Paul. Pero parang plant. Planta, planta nga kuhan. As the usual plant. Nasa sila'y boiler, nasa sila'y power plant, warehouses, laboratory, drilling, nuts, bodega, opening, and pa to? Meron pang staff housing, warehouse 1, warehouse 2, employees park, administration, guard, publication, meron silang pinaka-importante, yung water treatment. Yan, mayroon kaming wastewater treatment facility. Kasi kailangan nyo na ang aming wastewater especially ay treated in such a way na it pass with all DNR parameters in standards. So, as you said, sir, you'll be hiring starting tomorrow. Yes. You're hiring ano class? For fencing. Construction worker. Mason. Okay. So, sa kaya naman yan. So, initially, tulungan namin Edgar. Wala po nila. Basta ito, no? Timing, ha? Wapo ni kung kay super sa akong concern, ang mga farmer karon nagtapulan sila. Yes. Tungod kay previously, they can, walang farmer na nakakapag-compute na magkano ang yield nila after a month or after wala. Harvest. Because of the price. Correct. Walang protection ang presyo. Ito ngayon, meron na. Meron na sila. When I met with the Undersecretary of Philippine Coconut Authority, so very low ang output sa Misamis Occidental. Mm-hmm. So narata sa 50 nuts per year, I guess. So per tree. So ang average kuno ana kaya ang maximum kuno ana kaya pang 80. Pwede pa gani kuno madouble kung sakto sa kinahanglan mag-give og fertilizer ang atong coconut. Wala lang, wala lang masito ang mga farmers. Pero ang fertilizer, asin rampod, ganun. Asin lang. Sa dagat, ganun mga samo, or basta, asin para, lang. Asin walang lang iba. Ang fertilizer nila. Kaya maganda ang nyog sa tabi ng dagat. And so, ang Misamis Occidental, Zamboanga del Norte, tabing dagat man ta. Coastal. Coastal man ta. So, best ang product dito sa basta below 500 feet above sea level. At walang bagyo dito. Sa amin eh, yung buong alphabet eh, may pangalan lahat yung dumaan. So, may imagine ninyo, ang
economic activities may tabo sa Misamis Occidental, di ba? Dili lang workers na directly hard, ang kanang yung mga farmers, kanang mga tindahan, yeah, diba? No, yung multiplier, mga tricycle effect. Driver, domino effect, ang mga services. Oh, mga bisag motor. Kung tanang workers, like kung mention siya, 800 ka workers. So, na yung motor, tagsa ka motor na yung parking. So, pila ka gasolina makonsume. Sa amin, bakit ang dati wala. Pero ngayon, ang motor, walang maparadahan. Tingi-tingi. Kuha na na, kinina na mga tagiya sa mga balay-balay. Gasoline station. Oh, na ganin, nangita na gasoline station. Kasi nung nagsimula ka na sa subsidyo, walang nakamotor. Naglalakad lang ang kayado, ngayon nakamotor na lahat eh. Kulang na yung parking namin. Ah, okay. So, this will also be happening here? Yeah. Most likely. Kasi hindi naman kagad makakabili ng kotse, di motor muna, ano, engineer. Ang motor ngayon, ano na? Sila, wala sila magproblema o market outside. Diba? So, importante lang ginat nila karon ang supply sa atoa. So, ato na po ng lookout. Mangita tagpaagi, mudaghan ang supply. Ako, di ko ka-imagine nga, kuhan. Mauro na akong gipabot. Kung maingon ang Ginoo nga, undan ako pagka-congressman, undan ako, nana ko yung legacy. Nakatukod na kong hospital, napanindot na akong pantalan, nga naimbitar na ako si architect o si King dito sa Plaridel. So, ana. So, ana ko. Satisfied na ako sa akong performance sa usa ka pagka-politiko. So, karong panahon ng God, dita kinahanglan dalan, dita kinahanglan og mga construction projects, atong kinahanglan ron jobs, atong kwan ron investment. Kana, lahi magunin, lahi ning factory. Ang factory is different from malls, di ba? Oh, ang mall, Jollibee, o kanang unsa na mga tindahan, ang pera ng tao, kukunin nila, dadalhin nila sa Manila. Whereas itong factory, ang pera ibibigay sa tao. Dadali mo sa mall. Ayan. Dadali naman nila sa mall. Tapos doon sila kukuha ng pera sa labas. Sa chocolate factory. So ang pera ipapasok sa Plaridel, sa Misamis Occidental. Whereas yung mall, ilalabas. Kaya doon sa susunod, unang pumunta kami, isa lang hypermart sa isang Jollibee. Okay. Ngayon, tatlo na SM. May Robinson pa. May McDonald's, may Jollibee na. Sus, kung meron dyan dito, no? Basin pa pre, mag-gobernor na tayo na eh. Bakit? Mas mayon to. So, gobernor, ang sama yung... gobernor, kung bisman, ang sama yung... So, I've been praying for this, no? Ako, believe ko si Ginoo na in this time of crisis na kinahanglan na sus, daghan kayo mga itag trabaho and then suddenly dumating si King. Hindi, kala mo kumiyari. Hindi. Suddenly dumating sila ba? After 4 years, si architect nagkita kami uli. Si, yung anak niya. Anak na niya. Pero kami hulog talaga ng langit. Nag-ikot na kami dito. Hulog talaga ng langit. Madami kaming pinuntang lugar. Yan, kasama. Ni-recommendan niya. Pero ito talaga pinili namin. And sabi niya, sige, bibilihin ko na muna yon. Then binili niya. And alam niyo ba na binenta niya sa amin kung magkano lang ang bili niya? 4 years ago. Oo, ha? So, hindi siya, tingin ko ha, hindi siya kumita dito. Talagang wala. Hindi kay tingin lang. Hindi. Na-feel ba na-feel? Hindi. Sa price na binigay niya sa amin. Totoo lang. Hindi yan eh. At yun nga. Kailangan din trust, di ba? Kahit nga wala pang plano yung kumpanya, tinatawagan ko pa rin siya. Kung nangungusta ko, napagalitan pa nga ako niya kasi mayor ang tawag ko eh. Kung napala siya. So, first things first, I'd like to welcome our new adopted son, investor of Misamis Occidental. So we've been waiting for this.
inya timing na si Engineer Kuana, Edgar Villanueva. Ako lang yung commitment na all out ang atong support, especially sa documentation, mga permits, DNR, agrarian reform, no, na naa si Danny Pilar sa atong agrarian reform. So, muna ni dream, ultimate dream come true, nga ma-realize yun. No? Especially for the coconut farmers. Nga timing na po, kay by next year, i-release na po ang coconut levy fund. Muna ako, sige kong contact sa national government, kung sa ikatabang nila, para mo increase ang mission na koron. Kay naa naman ang investor, my next mission is pag-increase sa production sa coconut. Muna na itong mission ka. So kami ni King, tabangan ako siya kasi architect, pag-organize sa mga coconut farmers. Yeah. Yan yung... Even sa construction, makatabang ko nila. So, Plaridel, Misamis Occidental, labi na First District, ato naging opportunity, opportunity knocks only once, din na nato ni Buya. King, statement mo, King? Ayan. Of course, yung sangalan ng Peter Paul at ng kanyang subsidiary na yun ang magiging pangalan nito, yung Consolidated Coconut Corporation. Kami po ay nagpapasalamat sa sa maalab na pagtanggap ng taga Plaridel sa pangunguna ng congressman, dating mayor, at saka sa kanyang asawa na mayor ngayon, si Congressman Nonoy T, na sample ng kami ay pumunta sa lupang Plaridel, eh sinuporta na niya kami to scout for a possible location ng aming planta. And ang dami namin pinuntahan. Totoo lang, ilog, sapa, eh kasama niya kami. And ito yung aming napaka-agrihan na best location for the plant. So muli, siguro sana, at palagay ko naman kung magandang hangarin mo, walang duda na magtatagumpay tayo pare-pareho dito sa pinaplano namin ito. So once again, salamat kay Kong, sa inyong lahat, sa ngalan ng Peter Paul, isang malaking salamat, at hopefully next week matuloy yung ating groundbreaking. Architect.